Hello, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening sa iyo, Geisel. Kamusta ka? Yes, good evening na good evening talaga, Mama Sam. I'm okay, I'm doing good. Kaka-refresh ko lang kasi ang daming pagod ngayong araw kasi may polio vaccine kaninang umaga sa aming health center ay nakakaloka, ang daming bata. So hanggang maghapon talaga ang vaccine. So ayun, medyo pagod pero it's okay. Kami naman, syempre, pagod din kami kanina. Sobrang daming ganap sa school. Syempre, ito na yung grading, ano, yung final exams kasi ng mga bata. So, syempre, naghahabol ng mga test paper. Tapos, alam mo yung may mga babaguhin sa test paper, yung mga ganon. Syempre, hindi na naman isang klase ang tinuturuan mo, lahat. Tapos, syempre, yung naghahabol ka ng mga project ng mga bata, yung mga para makakuha ka ng mga grades nila, ganon. So, sobrang nakakaloka. Pero syempre, sulit naman dahil, kumbaga parang, ito na lang tong linggong to, ang eksena ng mga bata. Pero kami hanggang katapusan pa. Kaya medyo nakakaloka lang, pero okay, laban na laban. So syempre, ang pag-uusapan natin ngayon, kasi kagabi naglabas nga ng bagong category, Evening Glam, ang Miss Universe Philippines na ang kanilang ano team ay classic to gown avant-garde. Na avant-garde. Yeah. So syempre kahapon namili lang kami ng kasama ko kagahapon na designer, namili kami ng sampu lang, pero hindi siya ang topic namin, hindi ko sino ba yung pasok sa category. Ang pinili lang namin yung mga front runner na yung suot lang. Kung halimbawa ito ay ilalabas nila doon sa Miss Universe, ito yung gagamitin nila. So, kamusta naman? Sino kayang mananalo? Ganon. So, yun yung pinag-usapan namin kahapon. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin, yung pasok lang sa category na to, na kandidata. Yeah. Yeah. Tayo dito sa pag-uusapan natin. So, ang pag-uusapan natin, yung kanilang team na sinasabi na dapat ganito. Pero dapat kasi i-explain din natin, ano ba talagang ibig sabihin ng team na gustong ipakita ng Miss Universe Philippines? Ako, para sa akin, Mama Sam, nag-research, syempre ako bago. Nung una kong tingin kahapon, ala, wala, hindi ko muna binasa kung anong team, ha. Ala, ako din, parang namili lang ako ng 10. Parang sabi ko, ala, bakit parang hindi nag-gown yung iba? Akala ko ba gown? Tapos nung binasa ko uli, ala, ang nakalagay doon, evening glam. Classic evening gown to avant-garde. So, hindi ko masyadong naintindihan. Nag-research sa Google. Eksena. Ang sabi doon, new, bago, unusual, or experimental ideas. Experiment. Nag-create. Extraordinary. Never seen before. Malinaw yun. So, dapat yung brand, yung hindi mo pa nakikita, bago. Bago sa paningin ng tao. Dapat nag-experiment yung team na ipapasuot sa kanya. Pwede yung mga flowers, pwede yung mga ano. And then, of course, higit sa lahat, dapat is, tawag dito, creative talaga dapat dito. Yeah. At so, saka, ang sinabi kasi classic gown to avant-garde. So, ibig sabihin, pwede siyang gown o tapos bigyan siya ng eksena kung anong ayos-ayos sa ulo, buhok, pati katawan, ulo. Ayun yung ibig sabihin nila. So, yun. So, ibig sabihin, yung styling, kailangan maipakita. Oo. So, we're talking about yung styling, papalo ba ng bonggang-bongga. So, yun yung ibig sabihin dito sa pinag-uusapan dito. And then, higit sa lahat, syempre, dapat yung kandidata may pinapakita talagang bago. Yes, so, tama. So, sino ba yung mga pumasok sa panlasa natin? Uulitin ko, kahapon, namili lang ako ng 10 kandidata na nakasuot ng evening gown. Pero hindi namin pinag-uusapan yung team. Ang pinag-uusapan namin yesterday, paano kung ito yung sinuot mo sa Miss Universe? Papalo ba siya o hindi? Ngayon, pag-uusapan naman natin, to claro to everybody, yung team na mismo,
Yes. Kung sino ang pasok doon sa category, di ba? Yes. Na avant-garde. So, simulan Avant-garde. natin. Yes. So, simulan natin, syempre, sa unang kandidata na ipapakita ko yung photos at magko-comment ng bonggang-bongga si Gaisel Ortega kung ano nga ba ang nakikita niya sa kandidatang to. At ito ba ay kakabog o hindi? Yeah. Ay, pak! Ay, kaloka! Yan. Ayan! Nung masasabi mo? Comment ako kay Bacoor, Victoria Velasquez Vincent. Nakita naman ninyo guys, may nakita ba kayong sa history ng pageantry na yan ang sinuot? Actually, So, wala. Sa ang ibig sabihin, pasok sa banga ang sinuot ni VVV. Talaga lang namang amazing. Akala ko nga inangat yung ano, yun pala, bulaklak pala, parang gomamela, no, whatsoever, kung anumang bulaklak yan. Amazing talaga. Plakado yung makeup, nagiging fresh yung lola ninyo, maganda ang styling, kasi yung sa swimsuit niya at saka sa, ano ba tawag, headshot, nakalugay ang lola ninyo. Diyan, hindi na, nakapusod na siya at tingnan mo naman. Hindi lang mukha ang ano ipinakita niya kundi damit. Amazing talaga, masasabi mo talagang new and unusual with experimental ideas. So deserve ni BBB na kasama talaga. At saka siya na talaga ang nag-take note ng category si BBB. Totoo, isa siya Actually. Isa siya sa mga nag ano nilista niya ang category at theme ng Miss Universe Philippines at isa siya sa mga nag sumunod sa protocol. Next, si Miss Cebu, Chris Stephanie Hanson. Eto din, pak nga pa, grabe. Ang masasabi ko lang dito kay Chris Stephanie Hanson, sa ibang mga photos niya, maganda lang siya, pero dito, sumunod siya sa usapan. Pag ang usapan ay mga ganito talaga, magaling mga Team Cebu. Kasi feeling ko yung buong Team Cebu, yung limang kandidata ng Cebu ay apat pala, ay sumunod sa usapan na avant-garde or classic gown na unusual na experimental ideas ay talaga pak. Tingnan mo naman dyan si ano, Chris Stephanie Hanson, lumalaban din naman pala. Akala ko kasi dati pang top 10 lang siya. Ngayon lumalaban din talaga siya ng bongga-bongga. Tingnan mo yung beauty, mo, ang fresh. Alam mo, Keisha, may sasabihin ako. Dito mo makikita kung sino yung team na marunong. Yes. Kung sino exactly. Yung team na may idea talaga. At na, matalino. Oo, na paano. At dito mo makikita yung kandidata kung sino yung may laban. At lumalaban. Yes. Kasi marunong ano eh, marunong sumunod sa usapan. Oo. Pag sinabing pumunta, pupunta. Oo, hindi kailangan umabsent. Charot! Next! Ayun, doon si Tara Valencia. Oo, sabihin natin yung kanyang gown na black is velvet, black velvet gown. Pero dahil may sinabing experimental, nag-experimento yung lola nyo, tingnan nyo yung liig niya hanggang doon sa kapa niya na gold. Kabugera. At dahil hindi masyadong amazing siguro yung eksena niya sa damit, ineksinahan sa ulo. Ang Correct. Make-up para, at styling. Ano, doon lumabas yung pagiging creative ng team. Yes! Siguro walang, yung team ng Baguio, wala nang maihanap na gown na talagang siguro extravaganza or mga unusual. Gumawa sila ng paraan at ginawa nila doon sa styling ni Tara Valencia. That's why pack na pack na pack ang eksena ni Tara Valencia. Sabihin man ninyong normal lang yung kanyang black gown, at least ginawa nila ng paraan doon sa yellow na pakapa nila at saka doon sa may liig at saka sa dibdib niya. At saka sa ulo, most especially, yung maliit na kiss me, oh, di ba? Pack! Amazing. Talagang sumunod sa ano protocol. I agree naman ako. At nakita naman natin na talagang ginawan nila talaga ng paraan yung styling at yung eksena, di ba? Yes, tama. Kumbaga, nag-isip talaga yung team niya kasi nga, nag-research kung ano ang ibig sabihin ng avant-garde. So, that's why. Eto rin, nakakaloka. Parang, ang una kong nakita ito sa babaeng ito, para siyang naka-blue-green na ano, na banga,
Tapos, may mga sea urchins na mga, parang sea urchin siya na banga, na, tapos lumabas bigla ang isang atisa manalo doon sa bunganga ng banga. Tapos ganyan yung kagandaang mukha. Yun kasi iniisip ko, kasi nga, di ba, unusual nga, di ba, sinasabi, unusual. Hindi mo yan laging nakikita sa lahat ng beauty queen, which is na-check talaga ni Atisa at saka sa team niya, napakatalino. Kasi experimental. Kasi sabihin man natin hindi maganda yung pagkakatingin niyo sa gown niya, hindi plakado ng bonggang-bongga, hindi kagaya ng iba. But the team is experimental ano ideas at yan ang ginawa nila. At tingnan mo naman yung mukha, tingnan nyo naman yung ulo. Bago na naman yung styling. Mula sa headshot, mula pala doon sa press presentation, headshot iba, swimsuit iba, at dito sa kanilang avant-garde gown, come on, nakita naman ninyo na iba. So ano pang hahanapin nyo? Amazing Atisa Manalo. Kaya nga, di ba, sinasabi ko na lumalaban talaga sila. At nakikita mo talaga yung laro nila ay maayos at talagang plakado. Correct ka dyan, masasabi. Yun yung masasabi ko. Kaya hindi mo mabiblame na lagi silang makikita ng ibang vlogger at mapupuri dahil nga sa ipinapakita nilang styling. Mm-mm. Tama. Oh, eto. Si Mandawe. Si Team Cebu talaga. Yung mga Team Cebu, matatalino yung mga team, di ba? Amazing. Oh, alam nila kung ano yung... Alam nila kung anong hinahanap at alam nila kung ano ang team. Ang usapang unusual at experimental. Tingnan yung lola nyo. Pak! Diyos ko. Mula talampakan hanggang ulo, mga bebe. Tingnan nyo. Take note ha, maiksi din yung buhok niyan. Pero dinaan tayo sa damit. Ng bonggang-bongga. Dinaan tayo sa styling ng damit at sumabog yung lola ninyo. Correct. Agree naman ako doon, Gisel. At nakita naman natin yung galawan. Pero may isa pa akong ipapakita sa'yo na gusto ko din na malaman mo na isa din to sa mga nakikita ko din na pack din naman talaga ang eksena. Sandali lang at ano, naloka. Sino yan? Sigurado ka bang sumunod yan sa protocol? Okay naman. Sumunod naman siya. At talaga naman nakita ko naman na ginawa niya rin yung makakaya niya sa protocol na to. Yung iba lang naman yung hindi marunong sumunod. Ay, nawala na. Nawala yung picture. Nawala yung picture. Si Sam Bales. Mama Sam, kung sa pagandahan ng gown at saka yung ano ang batawag dito. Kasi para sa akin, si Sambales ang nagbigay ng pinakamagandang at saka glam na gown. Mm-hmm. Pero alam mo kung ano yung dinagdag nila doon sa ano sa experimental ideas about doon sa gown. So, totoo lang yung kay Sambales yung pinakabongga na gown. Yung alam yung glam, kasi ano din naman eh, evening glam. Classic gown to avant-garde. Ang ginawa nila may patusok dito parang something ano. That's why kumabog din si Sambales ang bonggang-bongga. Pero nakita naman natin yung gown eh. Ako hindi, ang nakita ko din doon yung styling ng hair. Very mm-hmm. classic yung dating. Very classic, sabi nga classic, 'di ba? 'Yun yung maganda kasi at least gumawa talaga ng paraan yung team kung paano makaswak doon sa team ng Miss Universe Philippines. Kumbaga gumawa talaga sila ng eksena para masabing ano, experimental ideas nga yung mga inilabas nilang photos. Ngayon, sino ang top 3 natin? Ako ang top 3 ko dito. I think si Cebu. Yes, BBB. Sa Quezon Province and number one si Victoria Velasquez Pixel. Grabe talaga yung kay BBB na ano na gown. Promise, super impressive sa mata, ang sarap tingnan. Talaga, ha? Ano to? As in bago talaga sa mata. Oo nga, sabi ko nga kahapon, pinag-uusapan nga namin, paano kung gown to na irarampa niya na sa Miss Universe, paano niya kaya irarampa to ng bonggang-bongga? So yun, kaya
Kasi ang mga tinalakay namin yesterday, yung mga evening gown lang talaga na gusto ko lang na anong masasabi niya sa front runner na to, sa suot. Oo. Pero hindi pa namin talaga nag-focus kami dito sa ano ba talaga Sa yung team. category o ano ba yung thing na kailangan, sino ba ang... Kasi syempre, dapat everyday may vlog ka. Everyday, syempre, himay-himayin mo. Eh, bakit mo ibubuhos lahat sa isang usapan? Eh kung naghihintay ka pa ng susunod. So, yun. Tama. Oo, tama. So, yun. Yun lang. Sila yung mga nakita ko, Gaisel, na talagang masasabi ko na yung sumunod talaga sa category. Sumunod sa usapan. At masasabi ko na itong mga kandidatang to talagang sobrang palaban. Sobrang, alam mo yun, neck to neck talaga yung laban. Totoo. Ayun, sila yung mga kandidatang nakita ko na sobrang grabe. Ang lakas talaga ng kanilang power. So, yun. Anyway, so syempre, dito lang naman to sa evening gown. So, syempre mag-evening gown na glam. Kumbaga, maghihintay ka pa ng mga category pa nila na baka naman sa susunod, ang pambato mo naman ang mag number one, yung pambato mo naman ang kumabog. So, ganon. Yes, so, tama. Huwag ka masyadong ma-worry kasi kahit sabihin mo pa, eh, hindi kumabog dito, eh, paano kung wala naman silang budget para sa hinahanap, di ba? Kung yes, wala tama. Naman silang wala naman silang makitang gown. So, hindi rin natin sila masisisi. Kumbaga, parang ando doon lang kung sino yung pasok sa banga, ayun yung pasok sa banga. So, yun. At yes. sa mga nakita ko na kandidata, sila yung nakita ko naman na parang impressive yung creativity and then impressive yung ipinapakita. So, hindi na ako magsasalita ng isa-isa sa kanila kasi parang feeling ko naman na-explain na ng maigi ni Gaisel. And then, ako para sa akin, yes, Victoria Velasquez Pinsen, ang masasabi ko talaga, kumabog talaga dito sa category na to. So, yun. So, ibig nag-isip sabihin, sila, yung top 3 actually, nag-isip sila ng... Siyempre, siguro out of the box, kung wala ka talagang makinarya, Mama Sam, wala ka talagang magagawa. At kayong team mo, kung marunong talaga at saka matatalino din naman when it comes dyan sa avant-garde, ay talaga mag-iisip silang out of the box na styling na pwedeng i-offer doon sa kandidata. Kasi for sure, hindi ang kandidata ang nag-isip niyan. Siguro member sila ng brainstorming, pero for sure hindi yung the way na pag-makeup sa kanila, the way na susuotin nila, hindi yung isa, hindi kandidata lang, buong team yan, ang tadino ng mga team ng bawat isa neto na magaling, sumunod talaga sa usapan. So, yun, good luck sa lahat, good luck sa mga lumalaban, and then good luck talaga kung sino talaga yung makakarating sa dulo ng competition. So, lagi niyong tandaan, competition to, so lahat may ibunubugang galing, hindi lang sa ibang parte, kumbaga sa iba't ibang klase ng aspeto ng budget na nilalabanan nila. And then, ayun lang, talaga, ako wala akong masamang tinapay sa lahat. Lahat naman sila nakikita ko yung galing. Kaya lang, medyo doon lang pasensya na kanina ko, naiirita talaga ako sa mga ano, komentong hindi pasok sa panlasa nung iba. Kasi syempre, respetuhin natin yung iba. Hindi lang naman ang tao dito ay puro kayo lang, di ba? So, yes, nila na ano na idea, eh ayun yung pananaw nila eh. So, wala naman akong magagawa doon. So, yun lang yun. Ganun kasimple. Di ba? Basta ang importante, yes, yung kukoronahan sa May 22 na Miss Universe. So, yun. Yes. Miss Universe Philippines. Kung sino man yun, ayun yung hintayin natin sa competition na to. So, yun. So, Gaisel, maraming salamat sa oras na binigay mo. And then, baka may gusto kang sabihin. Thank you, Mama Sam. Maraming din salamat. At sana sa lahat ng mga fans ng mga beauty queens na ito ay maghulos dili lang kayo. Ha? Huwag po kayong maghusga na kung sino yung mga favorite namin. Ha? Paano ninyo nalaman kung sino yung favorite namin? Wala pa kami sinasabi. Hindi ibig sabihin na ina number. Halimbawa, naglabas ako ng prediction. Hindi ibig sabihin siya na yung favorite ko. No. Nagtitingin kami, tinitingnan namin bawat isa yung mga kandidata para i-analyze. Hindi pwedeng i-number one yung maraming fans. Bakit? Binabayaran ba nila ako? My gosh! Bigyan niyo ako ng 1,000,000 araw-araw, lagi ko siyang ipag-uusapan. Gusto niyo 24 hours pa. Ganun ang usapan, wala akong bayad.
wala akong bayad kaling sa mga kandidata nito. Ang nakikita ko lang maganda, yun yung maganda. Hindi pwedeng i-dik-dik ninyo sa akin yung gusto ninyo kasi magkaiba tayo ng mata, magkaiba tayo ng opinion, magkaiba tayo ng gusto, at higit sa lahat, magkaibang tao tayo. Iba yung ano ninyo, paningin, iba yung akin. Kaya nga ang sinasabi, beauty is subjective. Sana aware naman kayo sa mga pinagsasabi ninyo about us. Wala akong paborito dito, gusto ko lang ang manalo ay the best. Ako thank din. You, Mama. So ako, naniniwala ako na ang bawat kandidata may pinapakita silang galing, lakas, tapang. So naniniwala ako na lahat sila ay nagpapakita ng gila sa laban na to. At syempre lahat sila gusto nilang manalo. Pero syempre, ang mananalo dito, kung sino yung pinakamalakas, kung sino yung pinakamagaling, at kung sino yung lumaban ng bonggang-bongga. So yun. Exactly. Yun. So ako, para sa akin, lahat sila may chance para sa corona. Hindi lang sila Alexi, hindi lang sila Atisa, hindi lang sila Tagig. Untong mo yung mga hindi natin nakikitang bago na possible na mag-shine like a diamond star sa competition. Totoo. Na Mission Best Philippines. So, yun. So ang akin lang ay respetohin natin kung ano at sino. Hindi yung parang pag natalo tayo, cooking show yan. Dahil naniwala ka na lang doon sa kandidata mo. Walang ganito mga boss. Tama. So, sama-sama yan, luck, yung swerte, yung humbleness, lahat yan, combination para makuha mo yung titulo na gusto mong makuha. And then ako, sa totoo lang, tulad nyo ng sinabi ko, bumibili pa ako sa bawat kandidata sa ipinapakita nila. So, paano naman natin pupurihin kung wala naman tayo nakikita talaga na pagbabagong ginagawa? So, ako, nandoon ako na katulad niyan, yung mga team nila Victoria Velasquez Vincent at Isa Manalo, sino pa ba, Chris Stephanie si Hanson, Sibu. Na nakita naman natin na nag-effort siya ng brainstorming. So natural, purihin natin yun. Hindi yung parang nakita mo na nga siya na nag-effort tapos ang pupurihin mo pa rin yung kandidata mo kahit wala naman doon sa, ang layo naman doon sa effort ng ginawa ng iba. Kung gusto mo mapuri, edi dapat gumawa ka din ng the best para ikaw yung talagang apple of the eye. Ganon. So, yeah, exactly. So hindi rin kami judges, huwag kayong mag-alala. Kahit sabihin pa namin na nako, talo yan, hindi to mananalo. Eh kung magaling talaga siya at may impress niya yung ibang ano, eh di mananalo siya. So doon na tayo sa tamang action. So yon. So Gaisel, thank you so much. Nang bongga mo. At maraming salamat, Mama Sam, sa lagi mo pag support din sa akin. Siyempre, ikaw naman ang dahilan ng lahat. At saka guys, please subscribe my YouTube channel sa mga nanonood ngayon na hindi pa. Tapos, may live ako gabi-gabi. Tapos, may vlog ako every morning. O, diba? Sinisipagan ko ng bonggang-bongga kasi may project po ako. So, ayun, support lang tayo at huwag tayong maglaban-alaban, mag-away-away nang dahil lang sa kandidata kasi hindi naman tayo yung judges, sabi nga ninyo, at magkakaalaman tayo talaga sa dulo kung sino ba talaga ang tunay na the best. Ako naman, ano lang, malalaman natin yan sa dulo ng laban. Basta ako, ang masasabi ko lang, sure ako dito. hindi ko din alam. Sabi ko nga, sana mali ako doon sa sinasabi ko, tama sila. Kung tama naman sila, accept ko naman yun ang bongga-bongga. Eh, no hard feelings, diba? So, sorry, ganun. Pero kung tama ako, ano naman ang ano premyo ko, wala din naman. Kumbaga, tama lang ako. So, yun. Yes. Okay, kasi doon lang tayo sa, ano ba yung nakikita natin? Ano ba yung nararamdaman natin? At naiintindihan ko may mga manok-manok kayo. Siyempre, yung manok ninyo, never yan na, alam mo yun, never yan na pupurihin yung iba. Naiintindihan ko naman. Pero alam mo, Gaisel, ako kasi talaga yung tipong tao na kung ano yung nakita kong maganda, kung ano yung nakita kong magaling. Sabi ko nga sa iyo, yung sa cheering squad namin, yung sa mga bata, yung team namin. So nakita ko talaga yung red team, powerful, grabe yung eksena. Hindi sila magaganda, pero panalo talaga yung galawan nila. Sabi ko sa iyo, winner. Sabi ko, etong mananalo. Sabi ko sa iyo, nag-judge yung mga judge. Sabi ko, napakatanga nila ng mga judges na to kung hindi nyo pa nakita ko sino yung dapat manalo dito.
So, inulit-ulit nung hapon, sabi ko sa inyo, energy. Eh, di sila na rin na nagsabi sa akin, red team ang mananalo. And then, doon naman sa team ko, talaga sinabihan ko, kulang kasi kayo sa atake. Hindi ko nga alam kung pan-cheering ba yung ginawa ninyo o pang-production number. So, buti ko sila sa akin kasi parang ang dating, parang ang gusto nila, eh, kasi ang dating sa kanila, sinisisi ko sila. Pero no, sabi ko nga doon sa co-teacher ko, isa, matuto kayong tumanggap doon sa mali ninyo dahil yung mali ninyo doon kayo mag-i-improve. Hindi yung sasabihin ko sa inyo, wow, ang ganda ng gawa ninyo, hindi naman yung category ninyo nung hinahanap. Oh. True. Diba? Totoo. So, dapat ma-improve sila para sa susunod na taon, alam nila kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi sila pwedeng mag-experiment ng out of the blue. Kasi maliligwak sila ng bomb. Oo, ang sinabi, dapat, ano, cheering. So, nagawa sila na, alam ko doon yung may buda-buda, na may dramang sayaw-sayaw, na ano. So, parang lahat ng tao na confused, na parang, cheering ba to? Ganon. So, yun. Tapos yung lalo naman ako, Diyos ko, taklesa ako, sabi ko, oy, cheering ba yung ginawa ninyo? Sabi ko, parang hindi naman cheering, parang performance naman yung ipinakita ninyo dito ng show, para siyang show. Tapos di, syempre, pikon sila sa akin, na parang, tapos sinabi ko pa, alam nyo, red team yung mananalo dahil sa kapalpakan ninyo. So, yun. Totoo nga. So, di ba? Nanalo yung red team. Eh, di kami. Nga. O, di ba? Buti na, ano pa, alam mo kung bakit kami nag-third place? Kaya kami nag-third place kasi yung blue team, hindi sila unity. Yung kumbaga maraming demerit. Hindi sabay-sabay. Oo. Mm-hmm. Tapos yun doon naman sa yellow, dapat yellow yung aangat. Kaya lang, 2 minutes lang hindi siya umabot doon sa oras. Tapos yung isa naman, kaya nakalusot kami ng number 3. Imagine mo, paano ko nag-perform tong mga to, hindi nga nakapahay ng bongga-bongga. So yun. So, napaka-importante sa lahat. Yung una, maging sports sa lahat ng laban. Number 2, yes. Dapat real talk ka. Hindi yung parang kung ano lang yung gusto mo marinig, eh mali na nga yung ginawa, pupurihin pa. So, hindi po pwedeng ganon. So, eto kasi pageant to, lalo na ngayon dito sa pageant, lahat ng team ay gumagalaw, lahat ng team ay lumalaban. Kung naiintindihan mo yung pageant, alam mo, mas maganda nga sinasabi sa inyo yung totoo, more than doon sa binubola kayo. Purin-purin kayo. Hindi natulungan ma-improve yung kandidata ninyo. So, change to ano yan, dapat sa parang how to be a positive talaga doon sa sinasabi ng ano. So yun, ganun yan. Ganun lang yun. So walang sinasabing masama, walang sinasabi na against doon sa kandidata ninyo. Ang lahat ng sinasabi namin dito is parang i-improve lang ng kandidata at the same time, papanood ng team at makatulong din sa team. So, ganun lang kasimple yun. Tama. So, yun, opo, tama. Kung sinasabi naman ninyo sa amin, hindi naman namin kailangan kayo, it's okay. Wala naman din kaming problema doon. So, basta kami, patuloy lang kami magsasalita kung ano yung gusto namin sabihin sa mga nakikita namin sa mga kandidata na para ikabubuti din nila in the future. So, yun. Tama. So, guys, maraming salamat. Gaisel, maraming salamat sa oras na binigay mo. Alam ko, busy ka. So, maraming salamat. So, guys, hanggang dito na lang. Syempre, don't forget to subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Paalam! Thank you, guys!